They ask you how you are, you say that you're fine. So hi guys, it's me again. Welcome back to my channel. So before mag-umpisa yung part 2 ng vlog ko about sa second floor, so nakalimutan ko ipakita tong front ng bahay namin. So ito yung front ng bahay namin. So makikita nyo, ito yung kapitbahay namin kasi nga townhouse to. So yan siya. So dito kami nagpa-park ng sasakyan namin. So marami nagtatanong kung saan kami nagpa-park. Dito kami nagpa-park sa area na to. So makikita nyo yung sasakyan doon, dyan yung parking space namin. So ganun din dito. Dito naman, sa harap ng bahay namin, ganyan siya. So dito, meron akong nagpa-landscape ako 2 days ago. Yan siya. Ito yung pinalandscape ko. Spiral lang siya na ganyan. Dalawa siya. Sa dito, tsaka sa dito. Nagpakabit din ako ng CCTV dito sa harap. So just in case na mamonitor namin kung may mangyari man. Hopefully, wala naman sana. Hey! Start na tayo! So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, papakita ko sa inyo yung aming second floor. From here to second floor. Arat na! So mag-umpisa po tayo dito. So before nung turn over to sa amin itong bahay na to, baka lang siya as in. So ito, nagpaan na lang ako ito, pinalagay ko itong mga kahoy na to. Ito nag-range to sa 20,000 na to, 30,000 itong kahoy na itong mga pinag-add ko. And po, so akyat po tayo. Pag akyat nyo ng second floor, makikita nyo dito yung aking couch na yellow. Ito, nabili ko to sa Wilcon ng 14,000. Makikita nyo po tong cabinet na pinagawa ko. Ayan po. Dati po kasi yung actual nito, may cabinet kami dito na mali na ganito. Tapos kung ano ng mga nandito. So parang nakakasikip siya. So sabi ko, why not na maglagay na lang ng ganito, nakahangin. So dito na nakalagay yung mga comforters, mga umot. Papakita ko sa inyo itong pinagawa ko. Nagpakabit po ako dito ng itong mirror na to. So, nakita ng kapatid ko yung design na to sa mirror. So, sabi ko sa aking contractor, gusto ko ganitong gawin natin. So, ayun naman siya. Actually, mura lang yan. Nag-range siya sa 10,000. Tapos, nagpakabit din ako ng 2-pin lights to para maganda yung reflect niya. Ang nanay ko yung pumili na. So, sabi ko, wala na akong budget, kaya sabi, keep ko muna yan. Ayan po, papakita ko na po sa inyo yung first room, which is, ito yung room ng kapatid ko. So, before, ang itsura nito, yan ito. Yan po yung itsura niya dati, nung unang renovate niya. So, ngayon po, papakita ko na po sa inyo kung anong itsura niya ngayon. Kaya tara na. Bumili rin ako ng bedsheet from Compi. So shout out sa Compi bedding sa ito. Makikita niyo siya dito sa baba. Ito pa yung kanilang Facebook page. So actually, ang ganda-ganda ng texture ng kanilang comforter. So may mga choices sila doon kaya pwede kayong pumili doon. So dito sa cabinet ng kapatid ko, nagpakabit ako. So pinakabit ko siya na parang hang-in din. Kasi nga maliit lang yung space ng bahay namin. So kapag magpapakabit kayo ng cabinet, mas maganda pakabit niyo yung nasa taas na naka-built-in na siya na nasa naka-hang siya. Kasi mas magagamit niyo pa yung ibang space. Like for example, dito makikita niyo, dito yung study table ng kapatid ko. Dito siya nag-aaral. So dito yung ibang mga gamit niya. And then dito yung mga iba niya mga damit. Tapos itong frame na to, nabili ko to sa Wilcon. Most of my stuff na ginamit dito ay from Wilcon. Kasi nakita ko kay LO. Shout out kay LO. Kasi yung mga ideas niya kahit noon pa pinapanood ko yung kanyang mga vlogs about sa bahay, sa renovation. So doon ako nagkameron din ng ideas. So watch niyo yung mga vlogs niya. Kung gusto niyo ng mga like simple decoration, like renovation, excuse me, ganun po, panoorin niyo po siya. So dito, ito, maganda lang siya dito. So nagmamatch siya yung kulay niya, medyo gray, gray yung cabinet. Tapos gray din yung itsura ng paint ng wall niya. So dito, makikita niyo, yan yung itsura niya. Tapos dito iba, kalagay yung mga stuff niya, like mga sa schools, mga damit. Then ito, pinakabit ko rin to
na ganito para malaki yung kanyang closet. Kasi nga, kung dati itsura nito maliit lang. So sinabi ko sa contractor ko, gusto ko malaki, kaya ganyan. Ganyan ang itsura niya ngayon. So dito, yung blinds na to, ang itsura niya dati hanggang dito. So, doon sa nabilang ko ng bagong blinds, sinadjust niya na i-cut daw. So binayaran ko na lang siya ng pamerienda. So, inat na niya yun. So, maganda itsura niya. So, shout out. Ito yung Facebook page nila. Ayan po. Diyan ko pinalagay yung mga wifi, telepono. Kasi yung telepono hindi masyado nagagamit. So, kaya pinalagay ko na lang doon kasi doon yung wifi namin. So, usually nag-uusap naman kami dito through FB at Messenger. Ayan. So, shout out din sa carpet na to. Itong carpet na to, nabili namin sa Shopee. I think this one is worth parang 500. Parang mag siya sa 500 ganun. So, dalawa siya. Yung isa na sa kabilang yung kwarto ko. Papakita ko sa inyo. So, yung kwarto na to, itong itsura niya kapag naka-turn off to. Ayan. Ayan ang itsura niya. So, pwede may choice ka na pa-open mo lang yung pin lights. Ayan. Then, turn off natin to. Ayan. So, maganda rin yung itsura niya. So, pwede mo ganun rin open na. Ganyan siya. Pagka matutulog ka or mag-aaral ka, so nakaka-relax, di ba? Ito kasi yung ganito yung pangarap kong bahay. Simple, moderno, pero maganda sa kanya. So ayan, so for this room, tapos na tayo. Dito naman tayo sa kabilang room, which is my room. So, yung room na to, bigyan ko kayo ng konting... Ganito kasi itsura niya dati. Ganyan ang itsura niya. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano na itsura niya yun. Ito yung pangarap ko na kwarto kahit noon pa man. Kasi dati, mahirap lang kasi talaga kami. So, nagprosige ako na magkameron ng ganitong bahay. So, nag-ipon ako. Then, hanggang saan naparenovate yung bahay namin. So, ano pa inaantay nyo? Tara na! It was at this moment that he knew. He fucked up. Welcome to my room. So, yung room ko, ganito itsura niya. Medyo, ang idea na to, gusto ko kasi maging condo style. Gusto ko yung maliit siya, pero condo style siya. Kaya tingnan niyo po, yung cabinets ko, andyan din siya. Same din siya din sa kapatid ko, pero pinag-alabay na to, may mga ibang lights siya dito. Ayan, so ganyan ang itsura niya. So, yung blinds na to, ang worth nito is 2,500. So, ito yung kanilang Facebook page. Maganda siya actually, mura na, maganda pa. Tapos, yun yung cabinet ko. Tapos, ito yung binili ko dito, dati yung bed nito is double. Siya. So sabi ko, para malawak ang space, bumila ako ng single. Ito ay nabili ko sa Tanawan, Batangas. 12,000. Pinariting ko siya ng itim kasi ito brown to. Sabi ko, ang motif ng kwarto ko is like a gray-black, pang ganun. So condo style na ganun. So ayan. So yung painting na to, I mean, nabili ko lang to sa Wilcon. Nag-range siya sa 499. Parang ganun, 499 yata or parang 400 to 500. Palagay din ako dito ng maliit na ilaw para just in case kung ang baba. Pagpatulog na ako, usually gusto kasi may maliit lang ako ng ilaw dito. Kasi kung maglalagay ako dito ng another side table, mahirap. Kasi ito ay exit na to. I mean, pupunta to sa terrace. So ayoko maglagay ng side table dito dahil makakaskip na. So, I decided na dito na lang siya. Ito ang itsura niya kapag nakapatay yung ilaw ko. Very cozy, nakaka-relax. Ayan. Nakabit din ako dito ng another switch kasi mahilig ako mag-phone. So, pag nalobat, gusto ko nandun lang palagi. So, dito naman tayo sa aking itong bedsheet na to. Nabili ko sa Comfy Bed. Shoutout po ulit sa Comfy Beddings. Kasi po, maganda talaga ito. Ang ganda nito, promise. Itong design na to is nag-match sa design ng room ko. So, dito naman, ito yung nabili ko sa Shopee. Yung nga, yung presyo niya, nag-range for about 500 pa lang. Ito naman yung nabili kong upuan kanina sa Wilcon. Ito ay 2,499. So, maganda siya. Nakaka-relax siya kasi meron siyang may foam siya dito. So, ayan. Dito naman, dito yung study table ko. Tapos, ito nabili ko sa Wilcon. Ito ay worth parang 1,200. Tapos, ito, shout out kay Ma'am Sel.
siya yung supervisor ko. Before kasi may restaurant ako, Micro Burger. Isa siya sa mga supervisor ko doon. Thank you, Ma'am Zell. Ito po ay binili ko sa Padre Pio. So dito naman tayo sa closet ko. So sa closet ko, nagpalagay ako ng ilaw dito para makita ko yung mga gamit ko. So nandito yung mga relo ko, hikaw ko, kwintas, tapos mga shades ko, tapos mga damit ko. Then yung shoes ko, andito sa ilalim. So sabi ko sa contractor ko, gusto ko nilagayin ako ng shoes. So ginawa niya ako dito sa ilalim. So andito yung lagayin ko ng bags, tapos andito yung aking mga dumi, tapos mga pang gym stock, nandun din. Tapos dito yung mga damit ko. Ayan siya. Tapos dito naman tayo sa aking terrace. Papakita ko sa inyo yung aking terrace. So ito yung terrace namin. Si terrace ito, ako yung nag-isip yung design nito. So yung yan po siya. Wow! Ito pa yung itsura ng terrace namin. So may meron akong dalawang upuan dito para siyang bar. Tapos dito naman tayo. Yung overlooking ng aking terrace is start all the way. Tapos sa banda doon, yun yung Tagaytay. So guys, question and answer po tayo. This was from Luis Dayan Seran from TikTok. Ang question niya po, nag-hire po ba kayo ng engineer, architect, tas saan po kayo bumili ng materials? Actually po, yung materials lang na binili ko dito, mga decoration, sa akin lang po yun. Pero yung pong the rest, meron po akong contractor. Ang nagastos ko naman po, dito sa renovation ko, nag-range siya sa 300,000. Pero kasi, ang dito, including pintura, lahat na kasama ng mga cabinet ko, pero hindi pa kasama yung mga katulad dito, mga upuan, upuan, then mga higaan, hindi po siya kasama. So, parang nagastos ko lahat, umabot siya ng parang 400 to 450,000. Okay, dito naman tayo kay Penny18 from TikTok again po. Ang sabi po niya, dream house ko po yung ganyan din kaliit po. Actually po, yung ganito kaliit, talagang okay na rin po para sa amin. Pero nung una po kasi, kaya ito po yung napag-desisyon na namin. Kasi walang kasiguradahan po yung pagiging resident ko sa Canada. Hindi pa po ako ng resident. So, we decided na ito na lang yung kunin. Tapos, 3 years to pay siya para mabilisan. So, good thing, naging resident naman po ako sa Canada. Kaya, laking pasasalamat ko po sa lahat ng blessings. Especially po sa Canada. Kasi po, hindi po ako naging resident, hindi ko po yung makukuha yung ganito. Yung kung ano man meron ako. So dito naman tayo sa isang room. So itong room na to is under renovation. Or ready po siya this year. So watch siya soon sa aking vlog. So guys, dito na po nagtatapos ang vlog ko. So don't forget to like, subscribe, and share mo yung aking video. Then, thank you po sa panonood. Sana po, may natutunan kayo sa aking video. Thank you. You drank too much. You said I only